dati, puro galing Amerika at Europe ang mga pumapatok na banyagang kanta sa Pilipinas. Ngayon, pati musika ng mga Koreano, tanggap na tanggap na rin. Ito raw ang matunog ngayon, ang tinatawag nilang Korean Pop o K-Pop. Ang barkadang Cassiopeia, Philippines, Certified K-Pop Fanatics. Ang paborito nilang tambayan, mga Korean KTV bar, kung saan nakakanta at nasasayaw nila ang kanilang mga favorite songs in Korean. Si Kring, isa sa mga founder ng grupo, ibang-iba raw ang kanyang mga idolo sa ating mga local artists. Nakakatuwa lang panoorin, like visually, yung mga K-pop artists. And we don't really have them in the Philippines eh. Kaya merong, kumbaga may element of rarity ba? Sa mga 25. Ang iba, hindi lang nagkakasya sa paghanga sa mga Korean pop artists. Gumagastos pa talaga sila. Katulad ng K-pop fan na si Paula, kompleto raw ang kanyang koleksyon ng mga paborito niyang Korean artists. May CDs at DVDs, posters, photo books, at kung ano-ano pang accessories. Ang iba rito, meron pang mga autograph. Umabot ng araw sa 200 piraso ang kanyang koleksyon. Karamihan dito, binili pa niya mismo sa Korea. Ilang beses na rin kasing nagpabalik-balik sa Korea si Paula at maging sa iba pang kalapit na bansa para lang mapanood ang paborito niyang Korean group, ang TVXQ. At hindi lang yan, nahikayat na rin daw si Paula na mag-aral, magsulat at magsalita ng Korean. 안녕하세요. 저는 Paula입니다. 저는 한국 음악과 문화 너무 좋아합니다. Kasi sabi ko, hindi ko naman alam yung kinakanta nila. Ano kaya yung kinakanta nila? It might be fun to know kung ano yung sinasabi nila. And also when they go on interviews, gusto ko naman na maintindihan sila. Pero puna ni Professor Crisanta Flores ng UP Philippine Studies. Koreano man ang kanta at mga kumakanta, kitang-kita pa rin daw ang impluensya ng Western culture sa mga K-pop video. I think it appeals to this digital generation which loves yung nga yung fast, di ba, yung mabilis, no, upbeat dancing music and with dazzling production design. Ang makabataan ngayon kasi hindi na lang naman music lang yan eh. So, 3D, multimedia, kailangan may MTV. Tapos, dapat maganda yung quality, not only the music, but in terms of performance. Hindi maikakailang seryosong negosyo sa Korea ang kanilang entertainment industry. Hindi nga ba't kailan lang marami sa atin ang naloko sa mga Korean novela at sa mga Korean superstars, katulad ni Rain. I like to sing and act. Kahit una ako nakilala sa singer, nabigyan din ako ng break as an actor. Kaya ngayon, pinagsasabay ko na ang dalawa. Hindi lang sa Korea sikat si Rain ngayon, pati na sa maraming parte ng mundo. Pero hindi lahat pabor sa K-pop craze. Malaki raw kasi ang negatibong epekto nito sa ating local music industry. Sa akin, ang feeling ko sayang yung airtime na binibigay natin sa mga foreign composed na songs. But in fact, ba't hindi nalang natin bigay yon sa mga Filipino? World class ang Filipino eh, ang talent ng Filipino. Minsan lang, hindi pa niya nare-recognize yung true genius niya, no? Pero tayo, we can compete with anyone in the world in terms ng music. Yan ang isang area na kaya nating lumaban head-on talaga. Jesse at si Justin. Walang makapagsabi kung saan ang hangganan ng tinatawag na Hallyu o impluensya ng mga Koreano sa ating sariling pop culture. Siguro nga'y may leksyon tayong pwedeng matutunan mula sa kanila. Ang local pwedeng maging international o global. Ang entertainment
mapadrama man, sayaw o kanta, seryosong industriya na pwedeng magamit para palawigin at ipamalas ang isang kultura.